magandang hapon po sa inyo mga master. Konting update lang po para sa aking mga palaisdaan. So papakita ko po sa inyo ngayon ang aking mga alagang tilapia. Konting update lang to, konting video kasi hindi ko pa nagawa yung complete plan kasi nga busy sa trabaho tapos masyadong masama yung panahon kahapon o yung mga nakaraang araw. So ngayon guys, mapapakain na lang po tayo ng ating mga alagang tilapia. Samahan niyo po ako. Let's go. So ayun na nga mga master, may konting katangungan lang po ako mga master. Tungkol po ito sa aking mga alagang goldfish, no? Hindi ko alam master kung ba't sila nandyan sa gilid lang, hindi sila masyadong naglalangoy-langoy. Ano kaya ang mga pwedeng gawin ng mga master, no? Para hindi magkakaganyan yung mga goldfish o mga master. So dito mga master, ito pala ay hindi ko nagawan to na separate video kung paano ko siniseparate yung red tilapia at saka yung mga normal tilapia. Siniseparate ko sila kasi para di sila magaano mga master. So dito mga master, ito yung mga red tilapia ko. Makikita nyo naman na mga malulusog sila. Kahit konti lang itong space na kanilang mga lalagyan, pero okay na rin. So konting tingin lang muna mga master. So dito naman yung mga, iwan ko anong tawag ito, Nile tilapia ba to? O sa akin normal lang kasi yung mga tawag ko dito eh. So ito rin sila master, separate sila yung sa isa. Jovi size pala ito mga master. At dito naman mga master ay mga breeder size ko na mga normal tilapia. So 12 pieces yan mga master, ready for breed na yan. So ayun mga master, papakainin natin sila mga master. Tingnan natin kung gaano sila kalakas kumain. So ito pala mga master yung ginagamit kong pangpakain sa kanila, pellets. Yung mga bilog na ubusan na ako, ito yung ginagamit ko yung mas malaki. Iwan ko anong pangalan ito, P2 ata ito. So ito yung gagamitin natin. Tingnan natin kung gaano sila kalakas kumain. So ayan mga master, nakikita nyo naman napaka-liksi at napaka-lakas kumain ng mga alagang tilapia. Napaka-healthy po nila kahit ganito lang po yung lalagyan nila, ref tub, kasi nga hindi pa tayo nakakapagawa ng fish pan o concrete pan dun sa backyard natin. So ito lang muna yung pagtsatsagaan nila. Pero okay na din mga master, no? So dito naman sa kabila. So malusog pa rin yung mga red tilapia natin kahit na hindi masyadong malaki talaga yung lalagyan nila. Napakalusog, nagpapasalamat po talaga ako dito sa mga alaga ko mga master. Ay napakalusog at mabilis talagang lumaki to. Ewan ko lang mga master kung giant tilapia ba to o yung mga normal lang talaga. So dito mga master, ito yung mga soon to be ready to breed na talaga to mga master. Hindi ko palang binibreed kasi nga kulang yung mga lalagyan natin. Baka maano tayo, mahirapan tayo sa pag-alaga ng mga bagong isang mga itlog nila mga master. So kapag napapagawa na po natin yung concrete fan mga master, itong lalagyan nila ay gagawin natin itong breeding tank nila mga master. At yung sa kabila naman mga master ay yan ang paglalagyan natin ng mga similya o yung mga itlog nila mga master. So dito mga master, dito tayo mapapagawa ng concrete fan. So napakadumi pa, lilinisan pa yan at magtatambak pa ng maraming mga bato kasi nga elevated yung lupa, malalim dun sa unahan at dito naman ay mababaw tapos may mga bato pa. So dyan mga master ang aking mud pan noon na maliit. So tinanggal ko na, nilagyan ko na ng mga puti kasi nga hindi talaga, walang oxygen yung tubig na lalabas dyan sa lupa eh. Kasi may nag-ano dyan sa lupa, may lumalabas sa tubig, so hindi niya kayang ano yun, wala talagang oxygen. So dito na lang muna sila mga master. So yun lang po ang may share ko sa inyo sa video na to. So sana magustuhan nyo ang video na ginawa ko. So
Phil TV nga pala, sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe, like and share, at pakihit naman yung notification bell para updated ka lagi sa mga bagong video ko. Hanggang dito na lang matatapos ang video ko mga master. Maraming salamat po sa panonood, at sa susunod na video sana ay panonood nyo rin, at sana samahan nyo rin ako sa aking mga susunod na adventure. Bye! Peace out!